Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy na nadadagdagan ang mga testigong bumabawi sa kanilang mga naunang pahayag laban kay Senator Leyla De Lima. Ito'y matapos bawiin ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ang naunang pahayag laban sa senadora, kasabay nito ang paghingi ng paumanhin dahil hindi aniya totoo ang kanyang sinabi. Sa affidavit na pinirma ni Ragos nitong Sabado, April 30, walang kakayahan umano si De Lima na gumawa ng kahit na anong ilegal, lalo na ang masangkot sa kalakaran ng ilegal na droga at tumanggap ng pera mula sa mga inmate. Saad pa ni Ragos na tinakot lamang umano siya ng nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre para gumawa ng mga peking aligasyon laban kay De Lima. Nauna nang binawi ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang mga aligasyon nito laban kay De Lima. Nakatakda namang paimbestiga ng Philippine National Police ang pahayag ni Espinosa. Nalinis na sa banta ng Abu Sayyaf Group ang ilang mga barangay sa lalawigan ng Basilan. Sa Area Clearing Validation Board meeting na ginanap sa Western Mindanao Command Headquarters sa Camp Navarro sa Calarayan City, nasa 29 na barangay ang wala na umanong impluwensya ng teroristang grupo. Ang pagpupulong ay dinaluan ni Deputy Commander for External Operations ng West Mincom, Brigadier General Arturo Rojas, na dinaluhan ng iba pang opisyal nito. Ang deklarasyon ay alinsunod na rin sa pagsusuri ng Preventing and Countering Violent Extremism Evaluation Committee. That the Grizzlies were in the second round, their matchup in the second round 7 years ago was also Golden State. A lot has changed since then. Nakaisa na ngayong araw ang Golden State Warriors matapos nilang maungusan ang Memphis Grizzlies sa score na 117-116 sa Western Conference Semifinals. Dik-dikan at naging dikit ang laban ng dalawang koponan hanggang sa huling segundo ng fourth quarter. Nakamit ang isang kalamangan na panalo ng Warriors matapos pumasok ang 3-point clutch shot ni Klay Thompson sa huling 30 segundo ng laro. Thompson fakes, fires 3-pointer. Bang! Klay Thompson from downtown. Pinanguna naman ni Jordan Poole ang scoring list ng Warriors na nakapagtapos ng 31 points, 9 assists at 10 rebounds. Inaasahan naman ng Grizzlies na makakabawi sila sa Game 2 sa Miyerkules na gaganapin pa rin sa kanilang home court. Bilang botante, may kapangyarihan tayong pumili ng mga karapat-dapat na kandidato at ito ay nakadepende sa mga gusto nating mailuklok sa pwesto. Asahan nyo kami sa pag-aatid ng mga kaganapang dapat nyong malaman ngayong panahon ng kampanya at halalan. Ako po si AJ Ignacio at ito ang Bilang Botante 2022, the KNC Election Coverage. Isang linggo bago ang halalan, napanatili ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangungunan niya sa Pulse Asia Survey. Base sa pinakabagong resulta ng pre-election survey na ginawa mula April 16 hanggang 21, hindi natinag si Marcos sa unang pwesto matapos makakuha ng 56%. Hindi nagbago ang puntos ni Marcos kumpara sa resulta ng survey noong Marso. Nasa ikalawang pwesto naman si Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 23%. Umangat naman sa ikatlong pwesto si Senator Manny Pacquiao matapos makakuha ng 7% mula sa dating 6%. Bumagsak sa ikaapat na pwesto si Manila Mayor Isko Moreno na mayroon lamang 4% mula sa dating 8%. Samantala, hindi rin natinag sa unang pwesto sa vice presidential race ang running mate ni Marcos na si Mayor Sara Duterte Carpio sa 55%, kasunod si Senate President Vicente Soto III na mayroong 18%, habang pangatlo si Senator Kiko Pangilinan sa 16%. Ang survey ay ginawa sa 2,800 respondents gamit ang face-to-face interview sa Filipino adults na nasa edad 18 pataas. Ako si Rosalyn Sinchonco para sa Bilang Botante 2022, the KNC Election Coverage. Nasa red category o highest alert level for possible election-related violence ang 104 municipalities at 14 cities dahil sa matinding political rivalry at posibleng pagdating ng armadong grupo.
10 lugar din ang nasa COMELEC control dahil sa posibleng kaso ng karahasan isang linggo bago ang eleksyon. May 4 na election-related incidents ang mula sa Ilocos Region, 3 mula sa Zamboanga at may tigi-isa naman ang Cordillera, Central Luzon at Northern Mindanao. Saad ni PNP spokesperson Jean Fajardo, wala pang naitatalang banta ng panggugulo sa botohan ng PNP at magtatakda ng police personnel sa polling centers at COMELEC checkpoints para sa seguridad ng halalan. Ako si Jai Reyes para sa Bilang Botante 2022 DKNC Election Coverage. 2 linggo matapos paputukan ang kampo ni presidential aspirant Calyado de Guzman at mga indigenous people ng Manobo Polangyun sa Bukidnon, iniutos ng National Commission on Indigenous People o NCIP ang pagpapasara sa kumpanyang ipinoprotesta ng mga ito. Sa isang Facebook post ni NCIP Chair Allen Capuyan, nag-issue ito ng cease and desist order laban sa Kiantig Development Corporation na mismong nag-occupy daw umano sa ancestral land ng mga IP sa lugar. Ang nasabing corporation din ang sinasabing pinanggalingan ng mga putok ng baril na tumama sa kampo ni Calyodi at ng mga IP. Ako si Joanne Caruana para sa Bilang Botante 2022, the KNC Election Coverage. At yan ang pinakamainit at pinakahuling kaganapan kaugnay ng kampanya at halalan. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Kidlat News Channel, ako si AJ Ignacio para sa Bilang Botante 2022, the KNC Election Coverage. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.